Crazy win ng Sacramento Kings kontra sa defending champion, the Golden State Warriors. Nag-angas pa si Steph, naghalimaw tuloy si De'Aaron Fox para sa Kings. Game 1 ng best of 7 series ng NBA playoffs sa Western Conference. After 17 years, ito na uli ang unang tapak ng Sacramento Kings dito sa kanilang playoff game. So opening quarter, maagang nag-init itong si Klay Thompson para sa Dub Nation. 7 straight points kagad para kay Klay, habang may 3 points pa lamang na nagagawa ang greatest shooter na si Steph. Samantalang hindi naman nagpapaiwan dito ang Sacramento Kings at laging may sagot sa opensa ng Warriors. 5 minute mark nang ipasok na ang nagbabalik dubs na si Andrew Wiggins. Maganda naman kaagad ang ipinakita nito na nakapagtala kaagad ng mga blocks. At parang hindi man lang nga kinalawang itong si Wiggins, mga Lodi. At sa quarter na ito ay tila nagkakapaan pa ang dalawang kuponan na ito. Parehas hindi makuha ang rhythm ng kanilang shooting. Kaya naman tied up 29 ang score sa end of first quarter. Second quarter, biglang gumanda ang ball rotation para sa Dubs. Gandang mga passing ang ginawa dito ng defending champ hanggang sa mapunta ang bola sa ilalim na kung saan ay libre. Habang ang Kings naman ay maganda rin naman ang kanilang shooting dito, dahilan upang maging dikit pa rin ang laban. Pinangunahan naman ni Malik Monk ang Sacramento na nagtala na ng 15 points at nagflex pa sa harapan ng Golden State Warriors. Samantalang ang greatest shooter naman na si Steph ay nakapagbaon pa ng isang 3-pointer. Sadyang napaka-reliable talaga nitong si Kerry pagdating sa kanyang shooting. At Andrew Wiggins, malaki rin talaga ang naitutulong nitong mamang ito. Hindi lang sa opensa ng Warriors, maging sa depensa, at nakapagtala na ng 3 blocks sa first half pa lamang, na mayroon na ring 12 points itong si Wiggins off the bench. At nagtapos ng first half, nahawak na ng defending champion ang lead 61-55. Jordan Poole meron na ditong 13 points para pangunahan ang Dubs. Start of third quarter, hindi na mapigilan sa pag-atake ang greatest shooter. Gandang layup ang ginawa ni Steph sa harapan pa yan ni Sabonis. At sa mga oras na ito ay umangat na sa 10 ang lamang ng defending champion, dahil na rin sa 5 straight points na ginawa ni Thompson, habang nag-ambag rin naman si Gary Payton para sa Dubs. Sadyang maaasahan rin talaga ang second unit nitong Warriors. Plus meron pa silang Andrew Wiggins na maaasahan rin sa depensa at opensa. Samantalang nag-angas naman ang greatest shooter na si Steph, matapos nitong may pasok ang kanyang 3 points. At hindi naman pumayag dito ang Kings, na kung saan ay nagkaroon ng run at nakuha pa ang kalamangan sa pagtatapos ng third quarter dahil sa layup na ito ni Malik, 91-90. Fourth quarter, intense na ang laban. Nagkapisikalan pa si Draymond Green at itong si Trey Lyles. At sa quarter ding ito ay mainit na ang shooting ni Malik, sabay naghalimaw na rin dito si De'Aaron Fox, habang sumagot pa ang Splash Brother. Isang 3 points pa ang naibaon ni Steph, habang dalawa naman ang kay Klay. At dahil dyan ay nakuha na ng Warriors ang lead 111-110. Pero De'Aaron Fox buhat mood na sa crunch time para sa Kings. Under last 2 minutes, mga Lodi, hawak na ng Kings ang 4 points na kalamangan, 122-118. Pero ayaw talagang sumuko ng greatest shooter at pumukol pa ng isang 3 para maibaba na lamang sa isa ang lamang ng home team. Under last seconds, may pag-asa pa sanang may panalo ng Warriors ang laban. Kaya lang ay sala ang shooting attempt ni Wiggins. Kaya naman sa uli ay nakuha ng Sacramento Kings ang panalo. Final score 123-126. De'Aaron Fox nakapagtala ng 38 points, 1 rebounds, 5 assists. Steph Curry, 30 points, 6 rebounds, 2 assists para sa Dubs. At para po sa inyong mga opinion ay magkomento lamang po kayo sa ating comment section. At pakiclick na rin po ang notification bell at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe at i-follow ang aking official Facebook page.